Enhanced attraction post-sex. Pagkatapos ng sex, maraming tao ang nakakaramdam ng mas malaking atraksyon sa kanilang partner dahil sa release ng bonding hormones. Visual stimulation. Mas naa-arouse ang mga lalaki sa visual stimuli, samantalang ang mga babae ay madalas mas naaakit sa emotional connection. Sexual fantasies. Ang pagkakaroon ng sexual fantasies ay normal at isang paraan ng utak para mag-explore ng desires sa ligtas na paraan. Increased pain tolerance. Ang mataas na level ng endorphins during sex ay pwede mag-increase ang pain tolerance. Communication enhancer. Ang pag-uusap tungkol sa sexual desires at boundaries ay pwede mag-improve ng overall relationship communication. Morning sex benefits. Ang pagkikipagtalik sa umaga ay pwede magbigay ng energy boost dahil sa mataas na testosterone levels at endorphins. Sex and intelligence. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga taong may mataas na intelligence ay madalas nagiging curious at open sa pag-explore ng kanilang sexuality. Lubrication signals. Sa mga babae, ang natural lubrication ay sign of physical arousal. Pero, hindi lagi nangangahulugang may emotional arousal. Stress hormone reduction. Ang regular na sex ay nakakatulong magpababa ng cortisol, ang stress hormone sa katawan. Orgasm gap. May tinatawag na orgasm gap sa pagitan ng lalaki at babae, kung saan mas madalas makarating sa orgasm ang mga lalaki kaysa sa babae. Body image impact. Ang mga taong mas comfortable sa kanilang katawan ay kadalasang mas confident at open sa pakikipagtalik. Sexual repression effects. Ang matagal na pag-suppress ng sexual desires ay pwedeng magdulot ng emotional distress or anxiety. Physical fitness. Ang mga taong physically fit ay kadalasang may mas magandang sex life dahil sa improved stamina at energy. Sex and decision making. Ang heightened arousal sa panahon ng sex ay minsang nakakaapekto sa judgment at decision making. Afterglow effect. Ang kasiyahan pagkatapos ng sex ay pwedeng magtagal hanggang 48 hours na tinatawag na afterglow effect. Laughter and sex. Ang pagtawa at sense of humor ay may malakas na koneksyon sa pagiging masaya sa sex life. Attachment styles. Ang attachment style sa childhood ay pwedeng makaapekto sa intimacy at sexual relationships sa adulthood. Risk-taking and arousal. Kapag mas mataas ang arousal, mas madalas nagiging risk-taker ang isang tao kabilang na sa sexual behavior. Sexual satisfaction and age. Ang sexual satisfaction ay hindi lamang para sa kabataan.
Maraming tao ang naguulat ng mas magandang sex life habang tumatanda. Oxytocin and trust. Ang oxytocin na lumalabas during orgasm ay nagpapataas ang level of trust sa pagitan ng magkapareha. Touch sensitivity. Ang skin ay nagiging mas sensitive sa touch kapag sexually aroused, lalo na sa erogenous zones. Role of scent. Ang pheromones o natural scent ng katawan ay pwedeng makaapekto sa attraction at sexual arousal. Fantasy versus reality. Madalas ay may pagkakaiba sa pagitan ng sexual fantasies at reality. At okay lang ito. Ang fantasies ay hindi lagi nangangailangan na maging realidad. Cuddling post-sex. Ang pag-cuddle pagkatapos ng sex ay nagpapalabas ng oxytocin na nagpapatibay ng emotional bond. Hormonal fluctuations. Ang hormone levels tulad ng estrogen at testosterone ay nakaka-apekto sa sexual desire at arousal. Delayed gratification. Ang paghihintay o pag-build ng anticipation bago ang sex ay pwede magpataas ng excitement at pleasure. Brain activity during orgasm. Sa panahon ng orgasm, ang ilang parte ng utak ay nagiging less active, lalo na ang amygdala na konektado sa fear and anxiety. Importance of foreplay. Para sa maraming babae, ang foreplay ay mahalaga para sa full arousal at enjoyment ng sex. Sexual orientation. Ang sexual orientation ng isang tao ay hindi isang choice kundi isang complex na kombinasyon ng biological at environmental factors. Consensual exploration. Ang pagkakaroon ng consensual exploration sa sexual preferences at fantasies ay nakakatulong sa isang mas fulfilling sex life. Ang mga ito ay mga interesting na facts na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng human sexuality at paano ito konektado sa ating emotions, katawan at relationships. Kung marami kayong natutunan at nagustuhan nyo ang video na ito, pakishare lang po sa mga kaibigan at kamag-anak. At pwede po kayong mag-iwan ng inyong opinion sa comment section sa ibaba. Always stay healthy and awesome. Thanks for watching.